What's up, guys? Nandito na naman tayo para sa isang diagram, ano? Itong ginawa nating diagram ay tinatawag na stoplight wiring diagram, positive trigger versus negative trigger. Ito po, ang diagram na to ay positive trigger na stoplight wiring diagram. Okay, mag-umpisa tayo dito sa fuse. Fuse, from ignition to stoplight switch to number 36 terminal of relay. Tapos, from battery, itong kinatawag na hot wire supply dito sa relay, number 30 terminal. Tapos, itong 85 ay ground. Ito pala guys, sasabihin ko sa inyo, itong number 85 at number 86 ay pwede nyo pagbaligtarin. Halimbawa ito, ang gagawin yung ang number 86 ay gawin yung ground. Ito naman ang 85 ay galing sa stoplight switch. Okay lang yun guys, kahit pagbaligtarin mo. Pero itong dalawa hindi mo pwedeng pagbaligtarin. Ito lang ang number 86 at number 85. Tapos, pag-apap mo ng preno, mag-release ito, magkukontak yan dito, magkukomplete circuit, at nalabas ang current dito, papunta dito sa stop lamp. Okay, iilaw siya kasi may sariling ground po yan, guys. Okay, troubleshooting tayo, guys. Kapag hindi umilaw ang stop lamp mo, una-una natin chinecheck ang fuse. So, ngayon, kung okay ang fuse mo, dito tayo sa stoplight switch. Okay, minsan hindi siya nagkocontact dito kung sira na ito. I-check mo dito kung may current. Okay. Kung mayroon naman current, i-check mo kung may ground. Kung complete naman ang ground, complete ang current dito sa number 36 terminal at complete din dito sa number 30. Tapos walang lumabas na current dito papunta sa stop lamp. Ibig sabihin, sira ang relay mo. Okay. Pero kapag mayroong lumabas dito na current papunta sa stop lamp, tapos hindi umilaw ito, check mo ang dinugtungan dito guys. May sakit po yan dito. Minsan, corroded lang yan or maluwag. Ngayon, kung okay na, hindi pa rin umilaw, check natin ang ground. Okay, minsan ground lang, naputol, kinagat ng daga. Okay. Ngayon, pag complete na, hindi pa rin umilaw, saka mo check kung pundi ito. Yan, sure ball yan guys. Busted ang bulb nyo, stop lamp bulb. Okay. Ganito lang ang diagram ng stoplight positive trigger. So, proceed tayo sa stoplight negative trigger. Okay? Ito guys. Ito naman ang stoplight negative trigger. Kung napapansin nyo, itong stoplight switch ay negative. Negative supply kasi siya. Okay? Dito siya nagbabase, dito siya nagko-complete circuit. Pag nag-complete circuit ang ground, pag nagapa ka ng brake pedal, tapos mag-contact siya dito, mag-complete circuit ang ground. Ito naman kasi yung sa number 30 at number 36, mayroon siyang current dito, naka-supply, complete na siya. So, ito na lang siyang nagsiswitching dito sa ground. Okay, pag nagapa mo, mag-complete circuit, dadala yung current dito, lalabas sa number 37 terminal, papunta sa stop lamp. Okay? So, ganyan ang sistema niya. Kung napapansin nyo. Sa positive trigger, kung nakikita nyo, kaya tinatawag siya para positive trigger dahil ang stoplight switch nyo ay positive ang dumadaloy doon. Ito. Ito, kung napapansin nyo. Kaya sa tinatawag na positive trigger dahil may current po yan dito. Magko-complete ang current dito kapag nag-apa ka ng brake. Okay. Tingnan nyo yung sa negative trigger. Itong negative trigger, yan, kaya tinatawag siyang negative trigger. Dahil magko-complete circuit lang po ang negative. Magko-complete ang negative dito, magko-contact siya kapag nag-apa ka ng brake. Pag nag-apa ka ng brake, magko-complete yan dito. Okay. Magko-contact ang ground dito. Saka palalabas ang current dito. Ganito lang po ka-simple guys. At ang troubleshooting nito, ganito rin. Kung hindi ilaw, fuse ang una natin check. Okay.
Check natin ang current dito, kung may connection dito, kung mayroon. Check natin dito ang stop light switch. Baka pag nag-apa ka ng brake, hindi nagkocontact dito. Minsan kasi, sira, pag sira na ito, hindi na magkocontact dito. Kaya hindi gumagana ang relay mo. Pero kapag nagkocontact siya, tapos walang lumabas na current dito, ibig sabihin, sira ang relay nyo. Paano i-check itong stop light switch negative relay? Kasi negative siya, no? Okay. Kumuha kayo ng test light. Ikakabit nyo sa positive ang isang probe. Tapos, sundutin nyo dito sa ito, sa isang terminal ng negative terminal ng stop light switch. Kung iilaw yung ang test light nyo, tapos lipat nyo sa kabila kung iilaw. Pero kung iilaw. Pero nakaapa ka sa brake, ha? Para malaman natin ang contact niya kung tumawid niya ang ground dito. Okay. Kapag dito hindi siya tumawid, ibig sabihin sira ang stoplight nyo. Stoplight switch nyo. Pero kapag tumawid dito, umiilaw ang stoplight, ang test light nyo, umiilaw. Tapos walang current dito na lumabas, ibig sabihin sira ang relay nyo. Okay. Pero kung kapag may lumabas dito na current, i-check nyo sa test light, ikabit nyo ang negative probe sa negative, tapos sundutin nyo dito, nag-apa kayo ng brake, ano? Para malaman nyo kung may current dito. Ngayon, kung may current dito, ibig sabihin, dito ang problema. Pero kapag walang lumabas na current, kumpleto man ang dalawang positive, isang ground, tapos walang lumabas, ito automatic, sira ang relay nyo. Okay. Ngayon, kapag kumpleto naman, may current dito, tapos hindi umiilaw dito, check nyo ulit ang dinugtungan dito. Okay? Minsan kasi corroded siya, or maluwag lang. Kapag maluwag lang, minsan, pag maluwag, okay, ang nagkukos ng bulb busted. Okay? Kapag kumpleto naman ang ground, kumpleto na, malinis na dito yung contact nyo, check nyo yung ground, baka puto lang. Ngayon, kapag kumpleto, tapos hindi umiilaw, check nyo kung busted. Ang bulb lang ang palitan nyo. Okay, guys? Itong diagram na ito ay stop light negative trigger. Okay? Ito naman ang positive trigger. Balik natin sa positive trigger. Ito naman ang stop light positive trigger. Okay, guys? Gusto pang matuto ng mga baguhan dyan, guys? Malaking tulong po ito sa inyo. Gayahin nyo lang ang wiring diagram na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka pindutin ang button para sa mga notification kapag mag-upload tayo ay mag-notify sa inyo. At huwag kalimutan din i-share para sa mga kababayan natin na gusto rin matuto sa mga electrical sa sasakyan. Okay, sa mga baguhan dyan, guys, gustong mag-DIY, ito lang ang gagayahin nyo. Maraming salamat po.